Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At patuloy ng biyaya ng Panginoon, ang pagpapala ng Diyos, ang pangunguna, at ang pagsama ng Panginoon ay maranasan po natin patuloy sa pasimula po ng umaga pong ito. Mga po tayo magsimula po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay umawit ng isang awit sa Panginoon. I open my heart. Hallelujah. Praise you, Jesus. I open my heart, Lord, fill me with nothing but you. Hallelujah, yes, Lord. I open my heart as the old gives way to the new. Me with your holy fire as the all of the day is the earnest desire to open my heart and be filled with nothing but you. Hallelujah. I open my heart. I open my heart. Lord, fill me with nothing but you. Hallelujah. Yes, Lord. I open my heart as the old gives way to the new. Me with your holy fire as the all that remains is the earnest desire to open my heart and be filled with nothing but you. Isa pa sabi sa Panginoon, Lord, I open my heart. Hallelujah. I open my heart, Lord, fill me with nothing but you. Yes, Lord. Hallelujah. I open my heart as the old gives way to the new. Me with your holy fire until all that remains is the earnest desire to open my heart and be filled with nothing but you. And cleanse me with hallelujah. And cleanse me with your holy fire until all that remains is the earnest desire to open my heart and be filled with nothing but you. Hallelujah.
cleanse me with your holy blood until all that remains is the earnest desire to open my heart and be filled with nothing but you. And cleanse me with your holy fire until all that remains is the earnest desire to open my heart and be filled with nothing but you. Open my heart and be filled with nothing but you. To open my heart and be filled with nothing but you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Your glory, by your God, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Praise you, Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin kayo, Dios, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Hallelujah, purihin po kayo, Dios, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa umaga pong ito, sa tulong at biyaya at pagsama ng inyong banal na Espiritu, O Diyos, aming pong dalangin ng patuloy niyo pong pangunguna, patuloy niyo pong pagsama, O Diyos, ay patuloy po naming maranasan ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, na mangusap po kayo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mangusap po kayo, O Diyos, habang kami nag-aaral ng inyong mga salita, ay magbigay po kayo ng mga lessons, Panginoon, na pwede naming matutunan sa umagang ito, na pwede naming panghawakan, na magsilbing paalala sa amin, Panginoon. Magsilbing reminders po ito, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, sa pasimula po nito, O Diyos, ng pag-aaral ng inyong mga salita, ang inyo pong pangunguna, Panginoon, at kapangyarihan, Panginoon, ay maranasan po, O Diyos. Ang kaaliwan, ang kalakasan, Panginoon, ang kagalakan, O Diyos, ay patuloy na maranasan ng bawat siya po sa amin, Panginoon. Sa inyo po namin patuloy na ipinagtitiwala ang umaga pong ito, O Diyos. At ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay patuloy namin ibinabalik sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. At patuloy ng pagpapala at biyaya ng Diyos ay patuloy po maranasan po ng bawat isa po sa atin. Amen? Tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng Diyos. Kung kayo po ay may by Biblia ay pwede po kayong makipagbukat sa akin sa aklat po ng Deuteronomy. Ano? Never been forsaken but faithful God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Deuteronomy chapter 31. Verses 1 hanggang 8. Simulan po natin sa verse 3. Sabi dito, ang Diyos ninyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo, pupuksain niya ang mga bansang daraanan ninyo upang mapa sa inyo ang lupain nila. Si Josue ang inyong magiging pinuno gaya ng sinabi ni Yahweh. Then talon po tayo sa verse 7. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Verse 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan kaniya, hindi kanya bibigyan, hindi kanya bibiguin o pababayaan man,
Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Never been forsaken by faithful God. Ang Diyos ay tapat. Amen. So meron po tayo dito na matututunan ng mga ilang lessons po na pwede po nating maging magamit po natin sa pang-araw-araw po nating buhay, no? Anuman po yung ating sitwasyon, anuman po yung ating hinaharap, anuman po yung ating pinagdaraanan sa mga oras po na ito o saan man tayo naroon, ay pwede po natin itong magamit, no? Sa pang-araw-araw po nating buhay. So gusto ko pong tingnan natin ay the Lord Himself would lead them through Joshua. Sabi doon sa verse 3, huwag kang matakot dahil pangungunahan ka ng Diyos. Amen. Tayo po minsan may mga pagkakataon na nakakapag-isip, maaaring may mga pagkakataon o pangyayari o sitwasyon na nagdadala sa atin ng takot. Ito man po ay sa trabaho, ito man po ay sa eskwelahan, ito man po ay sa ministry o sa paghayo o saan man po tayo nandoon o sa mission man po tayo nandoon o kahit saan po tayo nandoon, may mga instances na may nag-i-impart sa atin ng kaguluhan, pagkatakot, kabalisahan o mga kalituhan. Pero ang sabi ng Diyos dito, pinatutunayan niya na ang Diyos natin ay tapat at hindi niya tayo iiwanan. Ang sabi po dito sa verse 3, huwag kang matakot sapagkat pangungunahan ka ng Diyos. Kapag alam ng isang tao o lingkod ng Diyos na siya na pinangungunahan siya ng Panginoon at kasama niya ang Diyos, yun ay mag-aalis sa kanya ng pagkatakot at magbibigay sa kanya ng encouragement. Napakagandang bagay na lagi ho nating alalahanin na kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos at hindi lang natin siya basta kasama. Unawain po natin na ang Diyos ay kasama natin, hindi lang siya natin basta kasama, kundi pinangungunahan tayo ng Diyos. Amen. Napakagandang bagay yon na maunawaan natin na pinangungunahan tayo ng Diyos. Alam niyo po, ang sekreto sa tagumpay, ang sekreto po natin para tayo magtagumpay sa buhay po na ito o anumang larangan, ay ang pangunahan tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Siya na nakakaalam ng bagay, ng lahat ng bagay. Siya na may control ng lahat ng bagay. Siya ang may alam ng lahat ng plano. Jeremiah 29:11, lahat ng plano niya na makakabuti sa atin. Na maunawaan natin na ang lahat ng may control, may hawak ng bagay, at may plano ng lahat ng bagay, even ng future natin, ay pinangungunahan tayo ng Panginoon. Pinangungunahan tayo ng Diyos. Na siya na may kayang mag-control ng lahat ng bagay, ay pinangungunahan tayo. Na siya na nagtatakda at nagpaplano ng lahat ng bagay, ay pinangungunahan tayo. So, magandang bagay po, may encourage po tayo dito na yung fear natin, yung mga kaguluhan natin, yung mga pag-aalala natin, yung mga pinoproblema natin, ay magtutwist, no? At maglilipat po ito sa patuloy na pagtitiwala sa pangunguna ng Diyos. Amen. Sabi nga doon, all things work together for good. Ang lahat ng bagay o sitwasyon o pangyayari ay nagkakalakip-lakip para sa mga taong nagmamahal sa Diyos, hindi para sila ibumagsak, kundi para sa kanilang ikalalago. Amen. So anuman yung sitwasyon po natin, lagi po natin tatandaan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin o ang Diyos na may makapangyarihan sa lahat, may control ng lahat ng bagay, may hawak ng future o ng hinaharap, ay pinangungunahan tayo, hindi lang natin siya basta kasama, kundi pinangungunahan tayo ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya lagi nating tandaan, lagi nating isaisip, hindi tayo pababayaan ng tapat na Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Tapat ang Diyos, lalo na sa Kanyang pangako. At ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga lingkod, hindi ko kayo, pangungunahan ko kayo. No? Pangungunahan ko kayo, ako ang mangunguna sa inyo. So, lagi natin tatandaan,
Kung tayo'y pinangungunahan ng Diyos, nandoon ang tagumpay. At kung sakaling dumating tayo sa tagumpay, lagi natin tatandaan, hindi dahil sa atin kaya tayo nagtagumpay, kundi dahil sa Diyos na nasa atin kaya tayo nagtagumpay, pinangunahan niya tayo kaya dinala tayo ng Diyos sa tagumpay. O purihin ng Panginoon. Napakagandang bagay. Alam nyo, lagi ko nga sinasabi minsan sa mga nakakausap ko, ang gusto lagi ng tao ay seguridad. Ang gusto lagi ng tao ay masecure niya ang kanyang kinabukasan. Even sa mga anak. Anak, ginagawa ko ito para sa iyo, para sa iyong hinaharap, para sigurado ka, para maganda ang kinabukasan mo. Ano, lagi nilang sinasabi ng ganun. Pero mas magandang bagay siguro na maalala natin, kung gusto nating masiguro yung ating kinabukasan, kung gusto nating maging secure yung ating kinabukasan o kahit na ng future ng anak natin, ng pamilya natin, ng kaibigan natin, kung gusto nating masecure yung ating hinaharap at maging matagumpay, hayaan natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay pangunahan tayo, magtiwala tayo sa kanumang kayang gawin ng Diyos. Alam niyo, magandang bagay na natutunan ko, sabi doon, hindi importante kung paano gagawin. Ang mahalaga ay kung sino ang gagawa. Purihin ng Panginoon. Minsan may problema tayo. Paano kaya matutugunan ng Diyos? Paano kaya mangyayari ito? Paano matutugunan ng Diyos ang problema ko? Paano kaya gagawa ang Panginoon sa aking sitwasyon? Ay napaka-imposible. Tandaan natin, hindi mahalaga kung paano niya gagawin, basta't alam mo kung sino ang gagawa. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon kung meron tayong mabigat na pinagdaraanan. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag natin questionin, paano kaya gagawin ng Panginoon? Paano kaya tutugunin ng Panginoon? Huwag na nating isipin kung paano niya gagawin. Ang lagi nating isipin, kung sino yung gagawa. May kakayanan yung gagawa, makapangyarihan yung gagawa. Huwag tayong mag-focus doon sa paano mangyayari, paano gagawin. Mag-focus tayo kung sino yung gagawa. Yun ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hayaan po natin, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay pangunahan tayo dahil siya'y tapat. At kapag ka siya na may kontrol ng lahat ng bagay ay pinangunahan tayo, naroon ang tagumpay. Naroon ang plano ng Diyos kapag tayo pinangungunahan ng Panginoon. At kung minsan dumating tayo sa punto ng pangit na sitwasyon, hindi natin maunawaan, at parang dumadating sa atin, paano kaya mangyayari ito? Paano ako makakalampas dito? Huwag nating isipin kung paano tayo, kung paano gagawin o paano tayo makakalampas. Ang isipin natin, ang Diyos ang gagawa nito para sa akin. Amen. Purihin ng Panginoon. Number two na gusto ko pong tingnan natin ay matatagpuan po natin sa verse 7 and 8. Sabi dito, ipinatawag ni Moises Josue at sa harapan ng sambayan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. 8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamaan kanya, hindi kanya bibiguin. May pangako ang Diyos dito, God never abandon. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kaya pag sinabi ng Diyos na sasamaan kanya at hinayaan natin na pangungunahan tayo ng Panginoon, hindi tayo iiwanan. Kanina po, sabi doon yung pangako ng Panginoon, pangungunahan kita. Ako ang mangunguna sa iyo. Ano? Pangalawa, ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwanan. Amen. Purihin ng Panginoon. Hindi kita iiwanan o hindi kita pababayaan. Amen. Purihin ng Panginoon. Napakagandang bagay na magbibigay po sa atin ng encouragement. Kahit saan po tayo magpunta at kahit anuman yung sitwasyon ating pinagdaraanan, maunawaan natin, hayaan natin na ang Diyos ang manguna sa atin at isaisip natin, anumang sitwasyon, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakagandang bagay po na maunawaan po natin ito. Sa Hebreo o Hebrews chapter 13, verse 5, ano po, sabi po dito, tingnan po natin sa Hebreo chapter 13, verse 5. Sabi doon, huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo.
sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Amen. Ang sabi naman doon sa verse 8, sa Deuteronomy chapter 31, verse 8, sabi niya, si Yahweh ang mamumuna sa iyo, 1, sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Ano? He will never leave us nor forsake us. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Maraming, o kaya may mga pagkakataon sa buhay natin na mga kaibigan natin, na sinamahan tayo sa isang mga pagkakataon, pero dumating ang punto na iniwan din tayo. Even yung classmate natin, even yung mga best friend natin, no? May mga pagkakataong sinasamahan tayo, pero iniiwanan tayo. Pero ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Alam niyo, maganda po itong dalawang bagay na ito. Hayaan natin na pangunahan tayo ng Panginoon. Number two, hayaan natin at maalala palagi natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niyo, ang trabaho ng kaaway ay alisin sa puso natin, alisin sa isip natin na ang Diyos ang nangunguna sa atin. O kaya alisin ang pangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Minsan may mga pagkakataon na ginagamit ng kaaway yung problema, yung suliranin, o yung sakit, o iba pang mga sitwasyon para lang kunin yung pangako ng Diyos, o kaya makalimutan natin yung pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Anumang panahon, anumang sitwasyon, lagi po nating tatandaan, ang pangako ng Diyos sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga anak, ako ang mangunguna sa inyo. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Ako ang mangunguna sa iyo. Number two, hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Amen. Kung gusto natin na ang Diyos ay maranasan natin sa pang-araw-araw po nating buhay, italaga po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sa anumang sitwasyon, maganda man or pangit, italaga natin ang sarili natin sa Panginoon. Ibigay natin ang sarili natin sa Panginoon. Sabi doon, ang Diyos ay hindi napabibiro, pero siya ay napasusubok. At papatunayan niya sa atin at makikita natin na ang Diyos ay tapat at hindi niya tayo pababayaan. Amen. Purihin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit na po tayo dumadanas ng matinding pagsubok, huwag nating hayaan na kunin ng kaaway yung salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Ang pangako po ng Diyos sa atin ngayong umaga, hindi niya tayo pababayaan dahil siya'y tapat. Amen. Never been forsaken by faithful God. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos na tapat. At ang pangako ng Panginoon, sasamahan ko kayo, ako ang mangunguna sa inyo, at hindi ko kayo iiwanan. Sino po ang kausap ng Panginoon dito at sinasabihan sa pamamagitan ni Moises, ng kanilang leader? Ano po ang sabi doon sa pamamagitan ni Moises na pinili ng Panginoon? Ano po ang sabi ng Panginoon? Sino po ang kausap nila rito? Ang bayan ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay naging bayan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, tayo po ay naging bayan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan, ako'y isa sa iyo. Ako ang mangunguna sa iyo. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Mga kapatid, iiwanan ko po sa atin ngayong umaga itong pangako ng Panginoon. Susubukan ng kaaway na kunin sa atin ito sa pamamagitan ng problema, sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng kawalan ng pera, sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng sitwasyon, at aalisin sa puso natin na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ang nangunguna sa atin at hindi tayo pababayaan ng Diyos.
Huwag po nating hahayaan ang kaaway na nakawin po sa atin ito. Kasi ayaw ng kaaway na tayo magtagumpay. Ang gusto ng kaaway ay tayo bumagsak. Ang gusto naman ng Diyos ay tayo magtagumpay. Ulitin ko po, kung gusto nating magtagumpay sa lahat ng larangan, kung gusto po nating magtagumpay sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin, hayaan po natin na ang may control ng lahat ng bagay, hayaan po natin na ang nagpaplano ng lahat ng bagay ay pangunahan tayo. Siguradong magtatagumpay po tayo. At number two, kung tayo pinapangunahan ng Diyos at dumaan tayo sa iba't ibang klase ng sitwasyon, mabuti man or pangit, ito'y sa ikabubuti natin. Pangalawa, ang dapat natin tandaan, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit na anong sitwasyon. Ano po mangyayari sa atin sa huli? Tiyak, nasa atin po ang tagumpay. Amen. Purihin ang Panginoon. Never been forsaken by faithful God. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos na buhay. Amen. Paki-comment niyo po dito sa ating live po na ito, no? Ang Diyos ang kasama ko. Pinangungunahan ako ng Panginoon, hindi niya ako iiwanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Ideklara po natin ito. Ang Diyos ay kasama ko, pinangungunahan ako ng Panginoon, at hindi niya ako iiwanan. Tapat ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kapag meron po tayong, pagka nagkakaroon po tayo ng damdamin na pagkatakot, kapag ka pakiramdam natin, nanghihina tayo, tinatalo tayo ng ating sitwasyon, ito po, ideklara natin. Sabihin natin, sa sarili natin, ideklara natin sa sitwasyon natin, ang Diyos ang kasama ko, ang Diyos ang mangunguna sa akin, hindi niya ako pababayaan. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng Panginoon, at dalangin ko po sa umagang ito, anuman po ang sitwasyon ng bawat isa po sa atin, anuman po yung ating mga hinaharap, problema man po ito o ito man po ay problema o ito man po ay nasa magandang kalalagayan, anumang sitwasyon natin, lagi po natin, ang dalangin ko po sa umagang ito ay samahan tayo ng Panginoon, pangunahan tayo ng Diyos, at hindi niya tayo iiwanan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama, salamat po sa umagang ito. We declare your blessings, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na pangangailangan ng inyong mga anak sa umagang ito ay pagkaloob po ninyo. Ano, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ito man po ay physical, emotional, mental, ito man po ay physical, Panginoon, or spiritual, or financial, Panginoon. We declare your blessings, Panginoon. At anuman ang sitwasyon namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, magtiwala po kami sa inyo dahil kayo'y tapat, O Diyos. Hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Pangunahan nyo po kami. Pangunahan nyo po kami sa lahat ng desisyon. Pangunahan nyo po kami sa lahat ng mga gagawin namin, O Diyos. Ito man po, Panginoon, sa trabaho, anumang bagay ito, O Diyos. Pangunahan nyo po kami, Panginoon. Pangunahan nyo po kami. Pangunahan nyo po kami, O Diyos. Dalangin namin ang bawat isa, maging mga kapanood pa po ng live na ito. Amin pong dalangin, Panginoon, ay patuloy nyo kaming tulungan at i-guide, Panginoon, sa anumang mga bagay at dapat namin gawin, Panginoon, ayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Kung meron man po sa amin ngayong umaga na may pangangailangan pinansyal, we speak blessings, Panginoon. Kung meron man pong nangangailangan pisikal, may karamdaman, Panginoon, anuman po ito, we speak healing, Panginoon, in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kung meron man po sa amin may kaguluhan, Panginoon, nalilito ang isip, may kaguluhan sa damdamin, nagdidikira po kami, Panginoon, ng kaayusan sa pamamagitan ng banal na Espiritu at pangunguna po ninyo in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tinadalangin din po namin ngayong umaga ang amin pong mga tagapanguna mula po sa Pastor Joseph, Panginoon, hanggang sa kanilang mga pastor, O Diyos, sa mga district supervisor, sa mga manggagawa, Panginoon, sa mga miyembro, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo. Amin pong dalangin, Panginoon, gamitin nyo kaming lahat ng sabay-sabay, Panginoon. Gamitin nyo kami, Panginoon, para pa sa ikalalagupa at ikalalawak ng inyong gawain, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa bawat pagkilos at paggawa namin, O Diyos, pangunahan nyo po kami. At lagi namin tandaan sa aming paggawa ng inyong pangunguna,
lagi naming matandaan sa aming isip, hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami papabayaan, kasama namin kayo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po kami ngayong umaga, sa inyo po ang pinakamataas na papurita sa salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, in the name of Jesus, ang lahat po magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon, ulitin ko po, kasama natin ang Diyos, pinangungunahan tayo ng Diyos, at hindi niya tayo iiwan. To God be the glory, sa Diyos po ang lahat ng papuri, pagpalain po tayo ng Panginoon.